that little mouse, cause I'm an albatross. Hello po sa inyo lahat mga kaibigan, ito po muli ang inyong biyaherong coach, PD Master Daniel Causo. Welcome po ulit sa aking YouTube channel. Another Pinoy Master Notable Game tayo ngayon, at ang ating pong master na tututukan ay walang iba kundi ang ating pong Pinoy Master na mas una pang sumikat kay Yaya Dab. Ito po ay si International Master Ronald Dab Leo. Ayan, kasi hindi pa sikat yung Yaya Dab na yan. Ang tawag na namin sa kanya, Dubs or Coach Dab. Peace tayo kay Ronald, ha? Anyway, si International Master Ronald Dab Leo po ay isa na pong Grand Master Elect. Ang ibig sabihin po no, nakumpleto niya na po yung kanyang Grand Master Norm. Kailangan niya na lang pong ma-meet yung requirements na mag-reach na 2,500 ELO rating. Ang pagkakalang po, ang peak rating niya ay 2,464. Yun nga lang, sa kasalukuyan po, hindi na po siya masyadong naglalaro ng tournament dahil nagpo-focus na po siya sa coaching. Siya po ay kasalukuyang coach ng University of Santo Tomas. Siya po yung head coach doon. So, naglalaro siyang tournament pero mga rapid na lang, saka paminsan-minsan na lang. So, mostly coaching na lang talaga siya. Anyway, sa lahat po ng chess player sa Pilipinas, si Ronald Dab Leo po yung talagang kilalang kilala ko. Kasi po, para po sa inyong kaalaman, ako po ay natutong mag-chess sa Espanya Chess Club. Ito po yung chess club sa ilalim ng tulay, sa harap po ng Ramon Magsaysay High School, Espanya. Kasi doon po ako nag-high school. Malapit po ito sa UST. Ayan. So doon po sa Espanya Chess Club, everyday po ako noon, nung nagsisimula, pumupunta doon, halos gabi-gabi. Si Ronald Dab Leo po, pamilya po sila ng chess player. So lahat po sila magkakapatid naglalaro ng chess. Ngayon, yung bahay nila malapit din doon sa chess club na yon. So every night din, pumupunta siya doon kasama yung mga kapatid niya para maglaro ng chess. At doon nga, nagpa-practice kami lagi. Nung time po na nagsisimula ako, no, kasama ko po yung mga kapatid niya saka yung mga batang chess player dun sa chess club, ano na ako nun eh, parang magpo-fourth year high school na ako, nilalabanan po kami nila Kuya Ronald. Siya po ay national master na nun. Alam ko, nag-champion siya national junior nun sa Pilipinas, kaya siya naging national master. Nilalabanan niya kami ng walang pusta. Excuse me. Ayan, so walang pusta. Usually kasi, pag pumunta ka ng chess club, pag gusto mo makalaro yung master, kailangan mo mag-tuition fee. Ibig sabihin, magpupustahan kayo. Pero siya po, libre lang. Kaso, doble ayos. Ibig sabihin ng doble ayos, pag natalo ka, tatayo mo yung black and white na pyesa. Tapos, guguluhin yun. Pagkatapos guluhin, ayusin mo ulit. Ngayon, ito yung malupit. Pagkatapos mo ayusin, bago kayo magsimula maglaro, may sasabihin ka. Ang sasabihin mo, tira po amo. Grabe, no? Ang nangyayari, bugbog sarado kami. Pinapartidahan niya kami ng ano eh, ng 5-1 or 10-1. Ganun yun yung magsisimula kami. So, 1 minute lang siya, 5 minutes kami or 10 minutes. Hindi pa rin kami manalo. Pero sobrang laking tulong sa amin nun, no? Sobrang laking tulong kasi dahil doon, napapractice kami. Kalaban namin, malakas na player. Tapos, hindi lang yun. Kasi with matching advice pa yan eh. Like after the game, lalo na yung mga endgame, tinuturuan niya kami ng mga endgame kahit papano eh. Pinapakita niya sa amin kung yung mga tamang play para ipanalo yung mga endgame or itabla yung mga endgame na mahihirap itabla. Ayan. So, yun nga lang. As a talo kami. Kasi pagkatapos ng laro, may sasabihin pa yan eh. Ang sasabihin pa sa'yo, oh, huwag ka muna maghugas ng kamay ha. Baka mapasma ka. Kasi kakayos ng pyesa. Anyway, sa lahat po ng chess players sa Pilipinas, believe na believe po ako dito kay International Master Ronald Dab Leo. Kasi po, ang typical po na master, meron po yan sobrang lalim na preparasyon sa mga opening nila. Ayan, so yung mga grandmaster po natin, yung mga IM natin niya sa Pilipinas, grabe opening preparation niyan mula simula hanggang dulo. Alam na nila yung gagawin. Pero eto pong si Ronald Dab Leo, more on positional understanding. Kumbaga, talent-talent lang. Meron siyang opening. Of course, nag-aaral din siya. Pero hindi kasing lalim tulad ng iba. At ang kagandahan nito, kahit ganun lang ginagawa niya, umuubo siya ng mga malalakas na player. Bakit ko ba nasabing hindi siya talaga ganun kalalim yung opening niya? Kasi po, kung panonoodin niyo yung mga laro niya, ang kukulit ng mga tira niya. Meron niyang B3.
Merong A3. Yung A3 malupit. Natutunan ko pa yun. Ginaya ko pa yun. May E3. May G3. May Knight F3. Lahat na ng klase ng 3. Ganun lang kasimple. No? Relax lang. Relax lang yung opening niya. Pero mamaya-maya, pagdating sa middle game, yung positional understanding niya malupit. Yung endgame niya malupit din. Ang pagkakaalam ko, yung endgame study nila, kasama niya ibang mga batang chess player nung time na buhay pa si International Master Cardoso, doon po sila nag-aaral at talagang solid yung mga endgame ideas nila. Yun. Kaya sobrang bilib ako talaga dito. At yun nga, no, yung game po na ipapakita ko ngayon ay, nga ba ng introduction, no, ay yung laban niya po kay Grandmaster Murtaz Kashgalayev ng Kazakhstan. Ito pong si Grandmaster Murtaz, konting background lang sa kanya, eh, napakalakas po ng Grandmaster nito. Siya po ay umabot ng peak rating 2,660 something. Siya po ay naimbitahan na din na maglaro sa Tata Steel. Yung Tata Steel tournament po, yung po ay sikat na tournament. Pag naimbitahan ka doon, ibig sabihin, malupit ka. Ibig sabihin, may potential ka talaga na chess player. Ayan. At ang game po na nangyari ay laban po nila noong 15 Asia Classical noong 2006 sa Doha, Qatar. Sa game po na ito, white po si Kuya Ronald. At ang tinira po ni Kuya Ronald ay Knight F3. Medyo mahaba introduction, no? So, Knight F3, yan. Napakakunat na opening ito. Ito po yung tinatawag nilang ready opening. Ang Knight F3, very flexible. Kasi hindi pa sinasabi kung anong setup eh. Kasi normally, ang opening kasi, first move pawn. So, pag nakita mo yung pawn structure, alam mo na kung ano mangyayari. Pero dito, hindi mo pa alam. Kasi maraming pwedeng tira dito. Pwede ka mag-G3. Possible E4. Possible D4. Possible C4. Pwede din mag-B3 mamaya. So, maraming possibility. So, basically, wala ka pang idea kung ano mangyayari. So, dito po, ang tinira ng kalaban ay G6. So, after G6, nag-G3 si Kuya Ronald. So, ayan. So, ready opening nga. Bishop G7, Bishop G2, and then Black play C5. Kung makikita nyo yung setup ng C5, parang may pagka English na symmetrical ang idea pag nag-C4 dito yung white, no? So, ang tinira po ni Kuya Ronald, nag-casing lang. Ayan. So, after casing, knight C6, and then dito, E4 was played. Medyo hindi na siya normal, no? Pero E4, tinitira pa rin naman yan ng mga malalakas na player. So, pwede naman siya matranspose sa possible Kia. Kasi Kia setup to eh. Parang King's Indian attack. So, ganyan talaga yan. May E4, may D3, tapos mga magna-knight dito. So, ganun yung mga idea ng King's Indian attack. So, after E4, Black played E6. Ayan. So, ang idea niya, magna-knight E7. And then, Rook E1. Grabe, no? So, rook E1 lang. Pinibet niya yung possible D5 agad. Kasi pag nag-D5 na maaga, may kain. So, nakapin kasi. So, nag-knight E7 tuloy yung black. And then, white play D3. Ayan, parang Kia setup na nga yung idea. Oh. And then, nag-castling. And white play C3. Grabe, kunat. C3 lang. Dito, nag-D5 na yung black. After D5, white played E5. So, E5 lang, sinara lang, tinulak lang. No? So, after E5, nag-H6 dito yung black. Ang idea niya, no, ayaw niyang papuntahin yung bishop sa G5. Isa pa, may possibility yan na mag-G5 later on with the idea of knight G6 putting more pressure on E5. Ayan. So after that, nag D4. So pinatigas yung E5, dinepensahan. And then queen B6. Ayan, ang queen B6 na tira, normal yan na ginagawa ng black kasi gustong dagdagan yung pressure sa D4 eh. Ayan, no? Plus, hitting on B2, preventing the bishop to move away. So wala kang bishop E3 kasi malilibre yung pawn mo. Kaya dito po, ang ginawa po ng white ay nag B3. So after B3, tinikman, tapos tinikman, and then knight go to F5. Yan. So pagpunta sa F5, dagdag pressure sa D4. So dito po, persado mag bishop B2. So after bishop D2, kung titingnan nyo, yung bishop, naka-atake siya sa long diagonal. Kaso, hindi ganun ka-effective dahil po yung pawn po na to ay nadidepensa ng pawn sa D4. So, ang kunat, ang tigas. Kaya ang ginawa, pinalambot, nag F6 po dito yung black. So, ang idea po ng F6, pinapalambot niya yung E5 saka yung D4. Kasi example, no? Pag kinapture kasi yan, so kakapturein mo, ngayon,
grabe na yung pressure sa D4. Kaya ang ginawa, hindi po kinapture yan. So, hindi po yung kinapture ni Dableo. Ang ginawa niya po after F6 ay nag-Knight A3. Ngayon, magtataka kayo bakit Knight A3, ba't tumalon sa gilid? Kasi unang-una, opening part, kailangan kumpletuhin yung development eh. Ngayon, ang idea niyan, mag-Knight C2. Hindi siya pwede kasi dito eh, mag-Knight C3. Dahil pag nag-Knight C3, natakpan yung Bishop, so libre yung D4. Hindi din siya pwede mag-Knight D2, kasi pag Knight D2, natakpan naman yung Queen, so malilibre din yung D4. Kaya, persado to, Knight A3, to complete the development. Anyway, may idea naman nga yan, magtalon Knight C2. So, after Knight A3, kinapture na ngayon yung E5. So, syempre, mabawi tayo dyan. So, capturein natin yan. So, after that, Black played G5. Ayan. So, ang G5, may magandang idea na posible siya mag-G4 mamaya, no? So, after G5, eto na nga, nag-Knight C2 na. Knight C2, Black played Bishop D7. Kinumpleto lang yung development. Ngayon, gusto ko lang silipin, bakit kaya hindi siya nag-G4, no? Kasi ang G4 na idea, papalambutin yung E5 again. Babawasan yung depensa. Ngayon, ano ba mangyayari pag umalis? Pag umalis kasi dito, ayan, magna-knight D4 yan, persado naman umalis. Nabuksan kasi itong queen sa G4. So, pwede niya makain. Ngayon, pag kinapture mo ito, libre, no? Na depensa. Pero hindi pwede. Kasi may magandang tira dito yung white. Ito po yung knight takes E6 lang. Pagka knight takes E6, example, kinapture mo yan, ayan, no? May capture dito. Nabawi na yung pawn. At lumamang pa sa position kasi ang daming weakness. Ang daming magiging weakness. No? Hindi din naman pwede kasing simplihan to na pagka knight D4 na capturein lang. Kasi pag in-capture, magka-capture ka lang ng bishop eh. Pag kumapture dito, capture lang. So, nawala nga yung dark square bishop natin. Pero okay lang kasi bad bishop naman yun. Tapos, we're hitting on G4 at the same time. So, yun po ay hindi magandang pangyayari para sa black. Kaya hindi niya po tinuloy yun. Kaya ang ginawa niya, hindi siya nag-G4. At ang tinira niya po ay Bishop D7, completing the development first. Ayan. So, Bishop D7, ang tinira po ni Dableo ay Knight E3. So, palit-palit lang. So, dahan-dahan lang pinapalit. Dito po, ang tinira ng black ay Rook F7 with the idea of possible Rook F8. Ngayon, nakita ni Coach Ronald yun. Kaya after Rook F7, tumira siya ng magandang tira na Knight G4 with the idea of Knight F6. So, babarahan niya yan. Ngayon, kahit lagay mo yan dyan, pag tumalo naman dyan yung Knight, nakabara yan, kainin mo, eh, bali wala pa rin yan. Kasi hindi mo pwedeng tikman yan dahil may minor piece na nakadepensa eh. Pag kinain mo yan ng tore, lugi ka sa exchange. Kaya ang ginawa po dito ng Black, na-anticipate niya na yung mangyayari yun, nag-Rook D8. So, Rook D8, ang pinaka-main idea niya ay ganito, no? So, after Rook D8, nag-Knight F6. So, kinapture. And then, e-takes, of course. And then, Black play D4. Yun yung pinaka-main idea niya. Ang main idea niya ay harangan yung bishop para malibre yung pawn. Kasi, yung tore, nakadepensa yan sa D. So, mamaya, pwedeng umalis na yung bishop dyan. So, titigas pa rin itong pawn na to. Hindi basta-basta makakapture. Yan. So, dito po, after D4, may napakagandang tira na pinawalan itong si Ronald Dableo. At ito po yung G4. So, pinalayas yung kabayo. So, after G4, persado po itong Knight H4. Yan. Tingnan lang natin, no? Walang ibang square na pwedeng puntahan yan. Kasi, pag pumunta dito, eh, malilibre po ito. Malilibre po yung pawn. Kaya, nag-Knight H4. Anyway, Knight H4 is good move, sabi ng engine. So, dito po, capture, and then capture. Ayan. So, after capture, medyo gumugulo na, no? Kanina, parang simple lang, relax-relax lang. Ngayon, excuse me. Ngayon, medyo gumugulo na. So, after pawn takes H4, another malupit na continuation ang ginawa ng white. Ito po yung tira na G5. Grabing idea ng G5. Nagpakain lang ng pawn. Kasi kung titingnan mo, no, balik natin ng konti. Double pawn. Tapos, instead na targetin isa-isa, nagpakain lang ng pawn. Parang gulo, no? Pero ang lupit niyan. Ang lupit ng idea niyan. Kasi, example lang, no? Pag kinapture niya yan, alam mo ba kung anong susunod niyan?
Ang susunod niyan, ito, Bishop C1 lang. Grabe si Bishop C1. Kasi pagka Bishop C1 niya, ang idea is kakapture niya 'to, 'di ba? So pagka-capture diyan, example, kinapture niya 'yan. Capture diyan, oh. Then na port pa yung tore or napin pa yung toring dalawa na tuhog. Dito po, pag naman dinipensahan niya yan dito ng Queen C5 or anything, queen lang naman pwede dumipensa, may malupit na Rook E4 na tira. Hindi pa rin pwedeng tikman kasi kakapture rin pa rin ito. Pag kinapture mo kasi yan, merong ganire. At yari po yung queen. Kaya ang ginawa dito, hindi yan kinapture. Ang ginawa niya, nag-queen C5. Yan, queen C5 po, good move. Kasi, pag ikaw naman ako kumapture dito, no, meron pong queen G5 na tira. So, queen G5 with the threat of possible H3. So, yun po yung gagawin dyan ng black. Kaya, hindi pwedeng capture rin. Anyway, after that, lupit ng continuation na ginawa, nag-rook E4 lang. So, bahala ka dyan. Kainin mo na yan. Sa'yo na yan, sabi ni Double. Kasi ganun pa rin yung idea. Pag kinapture, may Bishop C1. So, dito, nakita yun ng black. Kaya, ang ginawa ay nag-queen F5 lang. So, after queen F5, tinuloy ni Ronald Double yung plano niya. Nag-Bishop C1 lang. So, after Bishop C1, dito na po, nagkamali yung black. At ang tinira niya po ay H3. Ngayon, ang idea po ng H3, gusto niya po yan pag umalis, libre yung tore. Diba? Kasi, ang isa po sa idea ng Rook E4 kanina, ayan, balik lang natin ng konti, no? Before nag-H3. Isa sa idea niyan, bukod po sa possible dito, gusto niya din tikman yung pawn. Yan ginawa niya nag-H3. Kaso, blunder pa rin ang H3 na yan. Ngayon, i-post nyo po yung video at try nyo pong hanapin bakit blunder. Ano po yung malupit na tira dito na pwedeng gawin ng white. Pag nakita nyo na po yung sagot, i-play nyo na. Anyway, itutuloy na po natin. Dito po, may malupit po kasi na tira. Hindi gagalaw yung bishop. Instead, magro-rook F4 lang. Grabe yung rook F4. Kasi, ulitin ko lang, no, hindi ito pwedeng tikman eh, dahil may ganyan. Ayan, may rook G4. So, dito, persado kang lumayas. Ngayon, pag sinubukan mo naman kasing pumasok lang dito, bishop E4 lang. Yari ka na naman. Wala na mapuntahan yung queen mo. Ayan. So, dito, ang ginawa ng kalaban, nag-queen E5. Ayan. So, after queen E5, eto na. Another malupit na continuation, queen H5 lang. Grabe, pumasok na po yung queen. Ngayon, after queen H5, kinapture yung bishop. So, after capture bishop, queen G6 was played. Check, king H8, and then rook H4. After rook H4, rook H7 was played. Dito po, grabe, winning na talaga yung white. Grabe na yung atake. Ang tinira po dito ay bishop F4. Pero, tingin ko medyo time pressure na to. Saka bishop f4 kasi winning din. Kasi very safe kasi natira yung bishop f4. At least naiwasan yung possible check. At simple win na din. Kaso sabi po ng engine dito, may tira din dito na rook takes h6. Medyo mas mabilis. Kasi pagka rook takes h6, ang check kasi dito parang wala lang eh. Dahil kakapturein lang. And then hindi ito pwedeng capturein dahil may mate. So yun ang mas magandang tira. Anyway, tuloy lang natin. Ang nangyari po ay bishop f4. After bishop f4, nag-queen f5, tinikman lang, ayun, capture, and then push. Grabe yung dalawang passpon, no? So after push, nag-bishop e6, kinapture. Nag-bishop d5, kinapture ulit. King takes pawn, ayan, nag-push ng pawn. Hindi pwedeng tikman kasi pag kinapture yan, meron pong discovered and then another capture sa tore. So, ang ginawa niya, nag-knight doon ng gugulo. So, umatras lang. Check. Hindi pwedeng check promote, no? Kasi po, pag pre-promote, may ganire. Check. So, pagka-capture mo, kakapturean ka doon. So, takbo ka na naman tapos kakakapturein yung queen. Medyo nabuhay ng konti, no?
So, winning pa rin, pero nabuhay ng konti. Ang ginawa ni Kuya Ronald, wala talagang counter na binigay. Saka, binigyan ng malaking lamang. Kaya pagka-push, nag-knight there, kinain yung kabayo. So, nag-knight, nag-bishop f4. After bishop f4, king move, then capture the knight. Ang nangyari, isang tore yung lamang. Nag-d3, and then, rook d4. Eto, madali na to. Tuloy-tuloy na lang natin. Capture, rook d1. At, ayan na nga, nag-resign. So, grabe, no? From simple, wala masyadong kaguluhan, tapos biglang sumabog, pagkasabog, ayun, sharp na tira yung pinawalan ni IMWO. Ganun, kalupit si Kuya Ronald, no? Grabe. Parang ang dali mag-chess pag sila naglalaro, no? Anyway, sana po may natutunan kayo sa laro na to ni Gemelec Ronald Dableo. At kung may natutunan po kayo at nag-enjoy naman kayo, please don't forget to share our video. At i-hit nyo din po yung like button. Ayan. So, bago ko po ulit tapusin yung ating video, batiin lang natin yung mga nagpapa-shoutout, no? So, unahin ko na po si EJ Labwak from New York City. Ito po, kumpare ko to, inaanak ko yung anak niya. Ayan, kasi yung anak niya nag-aaral daw mag-chess. So, nanonood ng video natin yan para matuto. Ayan, so, shoutout din po kay Arshel Y. Paris. Ayan, salamat po sa panonood, Arshel. Shoutout din kay June Ebasco from Irosin, Sorsogon. Ayan, lagi daw po siya nanonood at marami siya natututunan. Shoutout din po sa dating teammate ng misis ko na si Kim Silvederio ng from Wesleyan University dati. Yan, kasi lagi po siya nag-share daw ng video natin. At salamat po, no? Salamat Kim sa suporta. Salamat sa pag-share. Yan. So, sana po marami ulit kayo natutunan. At ito po muli ang inyong coach, PD Master Daniel Causo. At hanggang sa muli po natin pagkikita, marami pong salamat. God bless po. Bye-bye.